sa dun sa event. Sana klaro yung tanong ko. Siguro sa akin na lang, pwede na lang din. The first meetup or parang tech community event na napunta ko is yung last January, yung first meetup din natin. So, to me parang, siguro it's best na siyempre may kakilala ka muna para di awkward. Pero if you don't, it's okay. Everyone is approachable naman. And, of course, in an event naman, there's gonna be an agenda. So just go along with the agenda and parang try to collaborate and communicate with people. Share your experience. It's okay na wala ka pang experience kasi they're not there to judge you. They're actually there to just help you out on your journey. So just if you are interested to attend an event, then go ahead, do so. Para ma-experience niyo rin yung parang physical collaboration. It's good that we have online community, online events like this, but it's also good na meron din tayo physical events para, of course, it's better to communicate with people kapag personal eh. So parang wala tayong gray areas na parang ang taray naman taong to or ang sangit naman nito. So wala mga ganong instances na natakot tayo. My takeaway on that first event that I've attended was parang ang gagaling ng mga tao doon. Tapos ako parang select star from table lang alam ko back then. And what's also nice there is that nakaka-inspire yung mga nagawa, yung mga stories na narinig ko during that event. And somehow it's motivating on my in my personal perspective na not just to do best in my role, but also to upskill myself. So I think that's just my takeaway from building community or parang attending communities or tech communities. Ganun. Ayan, no. So, tanongin natin si JP. Ano ulit yung tanong? Si JP sa pagsagot sa mga ano eh. Sa mga tanong eh. Sige, go. Singit ko lang yung sa .NET, no? May nagtatanong kasi, nag-anap siya ng .NET community sa Philippines. So, Philippine .NET user. Pinag. Sina John. Sir John. Sila Sir John. Search niya. Yeah. Sir John Limjak. Yes. Yan yung Raymond. Ano ulit yung question? So yung question is about ano, if you're someone who hasn't really or your first time mo pumunta ng tech community event or meetup, how would you approach it? Na parang ano yung I expect mo, ano yung pwede mong gawin, ganun. Huwag ka mahihiya. Ako, nahihiya ako kay, ano nun eh, kay Kuya Deb nun eh, nung nakita ko siya. Tangkad kasi, sabi ko, parang Titan, oh. Baka mga ayon bigla. And then, honest, kahit may ilang kayo, kung may something kayong need sabihin or may need kayong gustong malaman, it's not for, I mean, it's your fault if hindi nyo sila kinausap kung sino man yung kakausapin nyo, no? So, siguro, wala, nakakaba literally, pero yun yung way to talk to someone na hindi nyo kilala. Sabihin mo, mag-ano ka lang, hi, ganto ganyan. Di mo naman kailangan ipakita kung sino ka eh. Ano? Tech leaders natin. Yun yung maganda sa atin. So, yung mga leaders yan, super humble yan, lalo kay Seiji, idol na idol ko yan, tagal ko ng idol yan, grabe na ganyan. Then yan, gulat talaga ako nakita ko si Kuya Dib, na starstruck ako, ikala ko nasa Attack on Titan na ako eh, grabe. ano bang height ni Kuya Dib? 5'11 lang kami ni Fertim eh. 7 ano lang ako, 5'2 height reveal. Ino, you know, grabe to si JP. 3 feet normal. 3 feet. Habit lang. Seven. Habit. Anong height ni Sir? Hindi ko yun, Dev. Hindi, balik tayo dun sa question.
Siguro ano? Siguro maghanap kayo ng kasamang magtatanong. So, kasi kung ikaw lang yung pumupunta sa meetup, siyempre kakabahan ka kasi ikaw lang magsa. Okay. Kasama yan. Kung wala kang kasama, pwede kang mag-join sa mga ano community. Yan. Kasi nagulat nga ako si Rhea, kasama na ni Jimmy. Si Rhea. Ay, di ba? Punta pa sa... So, siguro yung para hindi kayo mahiya or may something kayong ano, pwede naman kayo mag-email kung hindi kayo yung type ng person na ano, chat, no? Kung sa meetup, wala, kailangan nyo talaga i-approach. Pakilala lang kayo. Relax lang, ganyan. Kasi tao lang din yan. Kung kahit sobrang taas nung achievement niya sa buhay, tao pa rin yan. So, be up, ano lang, be siguro, sabihin nyo lang yung purpose nyo, ganyan, mabilis lang. Kasi yung mga yan, busy yung mga tao. So, i-maximize nyo yung time if ever na kausapin kayo. So, yun lang. Thanks, JP. Siguro for me, no? As ano? As siguro, fresh grad or as a student when I was attending these meetups. Ang goal ko kasi sa mga meetups ay matuto at the same time makipag-network. So, nakatawa man. Pero kung makita nyo ako nag-abot ng mga business card o mga ganitong card dun sa meetups nyo. Tulad dun kina si G sa ano, sa Hacktoberfest sila. Kasi yun, ang purpose ko naman is, yun nga ngayon, since I'm going to conferences, siyempre makipag-network with like-minded people. So, when I was, yung first meetup ko kasi is sa July, nung July 29 sa New Energy Nexus sa BGC. When I was approaching these people, because we really have to talk eh, we really have to showcase our startup at the time. Ang hirap pag walang calling card. So, kasi titingnan ka muna, uy, anong sadya nito taong to? So, from then on, nung parang tumatak sa utak ko na, uy, I have to bring a business card to, you know, to connect on LinkedIn. O pag wala ka namang ano, pag wala ka namang calling card, yun, i-add mo na sa LinkedIn on your app. Kasi, of course, when you go to meetups naman, ako lang naman nagdadala dyan ng mga calling card eh. So, ang ginagawa ng mga nakikipag-network sa akin is, yun nga, for example, sa Angular PhD, they open up their LinkedIn app and then they just search you on LinkedIn and then connected na kayo sa LinkedIn. That way, di ba, ay, si Devs na, kita niya, niya pala ako. Siguro nakita mo ako, nag-abot mga calling card pre. Ayan, so, ayun, lakangit ni Tawas nag-abot ng calling card. Hi, that's shake hands ka, ganun. Makipag-shake hands ka. Hi, I'm Jen, ganyan. I'm a web developer. So, wish to connect with you, ganun. Para ma-maximize mo yung event. Not just, you know, learning new stuff. But also, kasi yung mga pupunta dyan, mga ano yun eh, mga students who wanna learn. And students who, or people who have dreams. So it's really a great time to connect on in those events. So wag niyo sayangin na pag opportunity ayan to do such stuff even it looks out of place. Yun nga kasi ako I give calling cards. May QR code pa nga yung calling card ko eh. Di nga dinadala ni 40 minute calling card niya. Pero yeah. So hopefully guys, we meet in meetups and then ano I'll give you a calling card. So yeah. Ayan. May add din pala ako. So, actually, ano, same thoughts lang sa lahat ng nandito. I just have a story, guys. So, baka ma-inspire kayo. So, back in 24 gatin, ayan, nung nag-speaker ako sa DevCon. So, ayan, siguro ito lang is, story ito is grab the opportunity to interact, lalo na sa mga nandun, kasi hindi nyo alam, baka mamaya pala, startup owner or may matutulungan kayo sa kanila, maging ano. So yun, back in 2018 yata yun. So naging speaker ako dun. And yun, maraming lumapit sa akin. And one of the participants is, yun,
nag-thank you talaga siya sa akin and naging eager siya na magtanong sa akin ng mga questions about Angular, Azure. So, ano, naging dedicated siya matuto. So, hindi lang na-stop dun sa DevCon yung communication namin. So, naging mentor niya ako and naturuan ko siya. So, yung meetup na yun is naging way for us to connect. So, yun, as time goes by, is naging developer na siya. And right now, he is, I think, the lead developer. So, yun yung naging way para maging mentor. So, shout out kay Glenn. So, si Glenn Olaso, siya yung former Angular Philippines community lead. And, ayun, isa, yung meetup na yun, so, hindi namin nakakalimutan yun kasi doon kami first time na meet. So, hindi niya, ginarap niya yung chance para makipag-meet sa amin ni na Jess, ni na Devlin, to learn. So, yeah, always interact, guys. Nandun na kayo eh. Na, ayun na yung meetup. And that's your chance to connect with a lot of people, especially for the experts. Ako din, ganyan din yung ginawa ko. Actually, my first meetup was DevCon. And yeah, I interact with a lot of people. I ask them questions. So, malay nyo, nandun na yung the one nyo, di ba? Parang, yun. Nandun lang pala. On that note. Hindi, gusto kong tanong, ano yung ano nyo, ano yung opening line nyo tuwing ano, mag-a-approach kayo sa isang person na gusto niyo kausapin sa isang meetup? Ano yung... Hoy pre! Sa... Na... Hoy pre! Pre. Coffee? Coffee? Pre, what's up, coffee? Ano, calling card, parang... Si sana si ba? Walang dito sana si ano eh, si Reya eh. Nakakatawa kasi yung story ni Reya. Di ba, ano, per team? No, kinikwento niyo ko paano mag-a-approach yung mga tao. Ano ba per team? Paano ba? Hi! O hindi ganyan eh. Ganyan may ibuburto dito tapos ano? Ganyan. Here's my calling card. Ganyan. Pwede lang ng ano? Calling card. gamit na gamit nyo October 14 eh. Sa Hacktoberfest. And yun nga. For example sa akin, people like, yeah, bagay din ko na lang din si AGC na Michael Lance Tumagas kasi Matthew Oy. Before that kasi, I did not know their backgrounds yet. Ang alam ko lang ay organized sila sa Angular PH. So, yun kasi pinaka-recent. So, ang tinanong ko sa kanila is, of course, I introduced myself. Ang tinanong ko sa kanila is, what's your specialty? Ayan. So, sabi ni Angular, ni Matthew Oy, Angular. Tapos naman si Michael Lance Tumagas is... Ang sabi niya sa akin, he has been managing communities and he acts as the consultant. So from then on, if you know the specialty, tapos nagpakilala ka rin naman, so the conversation starts from there. They shared insights to me and then I shared some insights to them as well. Ayan. So it's a great way not just to network but also to learn from experts in person. No? So you can get to ask questions real time din. No? So yeah. Yun yung opening line ko is ano eh. Usually kasi naiiyak kasi ako when I go about without a calling card. So I just show them a calling card para alam na nila yung sadya ko is to connect. Ayun. Kasi ang hirap kasi makipag-connect pa in my experience eh. Noong July 29 when I don't have a calling card. So yeah. So that's what I do. I pull up my calling card and then I also have a notebook beside me. Nilalagay, oh, di ba? Nilalagay ko kung ano yung name sila, ganun. So, yeah. Para matandaan ko sila. So, yung summary, guys, gawa kayo ng calling card. Para maka-interact. O kaya para, ano, point of ano, conversation, ipatatoo nyo yung ano, QR code nyo. Pakita nyo yung ganun. Kag-uusap na kayo nun. Yan, eh! Scan. Yung ngayon, ano, yung ngayon, biwan namin ni Pertim, eh. Ano? Maglagay na daw ako ng QR code sa likod ng damit ko. Scan this to connect sa mga meetups. may icons din ng Facebook. Please like. Ay, ito si Siro. Kaya palayo sa amin si Siro eh. Pag, ano, pati yan si Pertim. Tagabuot ng mga gamit ko pag nagkikipag-network na ako. Kailangan nyo rin yung kakilala guys para ano dun sa event para yeah, oh. Dala kayo ng ano yeah. Dala kayo ng kasama kasi pag, pag wala si 14 dun nako
Okay, magtutulungan ko. Ikaw na. PE. taga bit-bit na ano, payong. Uy. Sa akin naman ano eh. Sa akin naman. Ano naman? Naging iba yung approach ko eh. So, ako talaga parang takot ako sa tao eh. Hindi man halata. Takot ako talaga ako sa tao. Hirap ako mag-approach ng ano, lalo pag di ko pa kilala. So, what I did, para lang medyo, ano lang, masanay ako, is, ginamit ko yung Free Code Camp dati, tsaka TCS, ayun, actually. Yung mga events namin, hindi masyadong formal. Parang sobrang laid back. Parang coffee shop lang. Parang yung ano, yung mga, tag dito, yung mga gusto mong kausapin, nandiyan na agad, sa harapan mo. Kumbaga, pipilitin ko kayong magsalita lahat to introduce yourself. Then, kasi dun sa mga kwento nyo, dun nag-ano eh, ay, may kapareho ko ng kwento or kapareho ko ng experience eh. So, that's what I try to do here in TCS din eh. Pagka nag-meet up kami, talagang sobrang ano lang, chill lang. Para yung mga tulad ko na takot magsalita, eh, may anxiety, medyo maano, makalma. And makita nila na, uy, pwede ko palang kausapin to kasi nga ito, katabi ko na eh. Hindi ko pa kakausapin, di ba? So, kung yung mga natatakot, pwede nyo gamitin yung TCS. Di ba? Para lang, ma-springboard kayo into, maano lang, maging comfortable kayo with networking with people. Then eventually, sali na kayo dun sa ibang ano, pagka medyo confident na kayo. So, yeah. Isa pang tanong sa audience siguro. Paano nyo hinahandle yung mga struggles nyo noong unang land nyo po sa field as junior devs? Miyak. Mekos. Miyak. Fetal position na lang eh. Yes. Or, ano, baby position. Miyak. Iinom na lang. Bosha. Challenges handled. Hirap eh, no? Parang, pensa. Daming challenges eh. yeah, junior dev. Siguro pagka ano, pagka may mga may mga task ka tapos parang na-overwhelm ka siguro. Oo. Pag ano, I think kasi as a junior dev, 'di ba? We're starting to learn. So siguro don't stress yourself out. Ako kasi ano, hindi ako sobrang fan ng ano, jack of all trades talaga. So don't pressure yourself. Ayun guys, lagi kong inaano yun, na focus on one, kasi tuloy-tuloy naman yun. Yung inaaral nyo na isa is mag-open ng doors to other tech as well or technologies that you want to learn. So kung may hindi kayo alam, yeah, try to learn it. And ano yan eh, alam ko naman na experience natin lahat na may mga darating na task na it's hard, it's difficult. So that's why we have our seniors eh. So especially the mentor. So it's just one problem. So ngayon, lalo na ngayon, is marami ng resources eh. Marami ng tools. So you can find yourself, you can find your way out always. So always be perseverant siguro sa pag we're problem solvers. And always be perseverance in solving tasks. So, huwag tayong basta sumuko. And, laging nandyan yung problems and there's always a solution for that problem. Yun lang sa akin. Yan. Ako siguro, ano, naranasan ko yung, ano, yung sinasabi ko kanina, ano, yung pivotal moment ko din, ano, pagiging full stack developer. Kasi yun nga, sinasabi ko kanina, bago siya lahat sa akin eh. So, merong instance na parang ayaw ko nang pumasok sa work. Parang nakakatakot kasi parang alam mo yung ano, parang wala kang idea paano siya gawin, paano siya tapusin. So yun, ginawa ko nun is iniisip ko, gagaling din ako. Yun yung iniisip ko nun eh.
Parang one month ko ginagawa eh, gagaling din ako. Maintindihan ko rin to. Kasi di ko magets noon yung ano eh, MVC framework na model.